kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Matapos ang matapang at buong pusong paninindigan ni Pangulong Bongbong Marcos sa harap ng ASEAN Nation kaugnay sa ginagawang pangbubuli ng China, ay marami ang humanga dito at pumabor sa ginawa ng Pangulo. Walang prenong nanindigan ng Pangulo na hindi aatras ang Pilipinas sa ipaglalaban nito ang kahit na sinumang Pilipino sa plano nilang pang-aaresto sa darating na 15 ng Hunyo. If a Filipino citizen is killed by a willful act, that is, I think, very, very close to what we define as an act of war. And therefore, we will respond accordingly. And our treaty partners, I believe, also hold that same standard for when the actions with the joint action will be undertaken in support of any such incident in the Philippines. We already have suffered injury, but thank God we have not yet gotten to the point where any of our participants, civilian or otherwise, have been killed. But once we get to that point, that is certainly, we would have crossed the Rubicon. Is that a red line? Almost certainly it's going to be a red line. Kahit na nagpapalakas ang Pilipinas sa ating mga armas, pero klinaro ng Pangulo na para lamang ito sa seguridad ng bansa at hindi ito gagamitin para mga atake. These acts are just a deterrence. And we, as they say, to work for peace, prepare for war. And it is an unfortunate truth. But that is why we have undertaken this long-term. It has been going on for many years now. This long-term plan of increasing the capabilities of our military and our civilians, such as the Coast Guard. In the Philippines. Kahit na marami ng nasyon ang sumasang-ayon at kumakampi sa disposisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea, ay hindi pa rin matanggap ng China na ang ipinaglalaban nilang 9-dash line ay hindi katanggap-tanggap hindi lang sa mga Pilipino, kundi pati na rin sa iba pang bansa na mayroon ding claims sa pinag-aagawang ilang bahagi ng karagatan. Kahit na nagpakita na ng kagustuhan at interes ang China na makipag-usap sa Pilipinas patungkol sa territorial dispute sa West Philippine Sea, pero nagbigay din ng babala ang China sa limit na maibibigay nila. At mas lalo pa itong nabahala dahil sa deployment ng mga missiles ng Amerikano sa Asia-Pacific region. Nabahala ang China sa medium ballistic missile ng Amerika na kayang magpalipad ng Tomahawk missile mula sa norte na bahagi ng Pilipinas. Nagdadala lang daw ito ng bahala sa regional security and stability sa South China Sea. Kahit gaano man kapilit ng Pilipinas na gawing rason ang pagkapanalo nito sa Arbitral Tribunal noong 2016, ay naninindigan ng China na hinding-hindi nila ito tatanggapin. Dagdag pa ng China na lumagpas raw sa kanilang jurisdiction ng Arbitral Tribunal, rason para mag-issue ito ng panalo sa Pilipinas. Tinawag nilang illegal at null and void ang desisyon na ibinigay sa Pilipinas. Hindi nahihiya ang China sa pagsabi na ang panalo daw ng Pilipinas sa kaso ay hindi parte ng international law. Bagkus, taliwas daw ito sa international rule of law, kaya hindi nila pwedeng tanggapin o i-recognize ito. Ayon pa sa Foreign Minister ng China na si Mao Ning, suportado pa raw ng international community ang China sa kasong ito. Obvious talaga na ginagamit na lang ng China ang kanilang lakas para takutin at walang hiyain ang sinumang maliliit na nasyon na mayroong dispute sa kanilang teritoryo kagaya ng Pilipinas. Dapat lang talaga na ulanin ng demanda itong China para masampal sa kanilang pagmumukha na inaabuso na lang talaga nila ang kawalang kakayahan ng ibang bansa na makipagsabayan sa kanila, rason para hindi nila respetuhin ito. Estados Unidos ang sinisisi ng China na siya umanong tumutulong sa Taiwan at Pilipinas para makagawa ng gulo. Ayon sa Defense Minister ng China na si Dong Jun, hindi hahayaan ng China na magkaroon ng geopolitical conflict o gyera sa kanilang rehiyon dahil lamang sa panunulsol ng Estados Unidos sa Taiwan at Pilipinas.
hindi masisisi ng China ang ilang nasyon, lalo na ang Pilipinas, kung hirap itong magtiwala sa kanila dahil napakatuso nila pagdating sa kasunduan. Iba ang kanilang sinasabi sa kanilang ginagawa. Huling-huli na naman ang China sa panghaharas nito sa barko ng Pilipinas sa Isco de Sheol. Kahit na isang araw lang ang lumipas ng kanilang sabihin na hindi nila hangad ang kaguluhan sa South China Sea. Higit 10 araw nang iniikutan ng barko ng China Coast Guard ang BRP Teresa Magbanua ng Philippine Coast Guard sa Escoda o Sabina Shoal. Mahigit 70 nautical miles lang ang layo ng bahura sa Palawan mainland. Ayon kay Ray Powell ng Maritime Transparency Project na Sea Light, patuloy ang harassment ng China sa Escoda. Kung dati ay dumidistansya pa ang mga barko ng China, namataang lumapit sa distansyang 50 metro lang ang isang Chinese maritime militia vessel sa Magbanua alas 6 ng umaga ngayong Sabado. Makalipas ang 2 oras, sumunod naman ang barko ng China Coast Guard habang patuloy na nag-iikot doon ang iba pang barko ng China. Nananatili naman sa posisyon nito ang barko ng PCG. Higit 1 buwan lang nagbabantay ang Magbanua sa Escoda, ang pinakamatagal na deployment ng barko ng PCG sa isang lugar sa West Philippine Sea. Ipinadala ito doon noong Abril matapos mamonitor na umaaligid at tumatambay sa lugar ang ilang barko ng China. Dito nadiskubre ang tambak ng mga patay na coral na hinihinalang bahagi umano ng planong reklamasyon ng China para magtayo ng artipisyal na isla. Muli namang tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na aktibo itong kumikilos para ibayong mabantayan ang West Philippine Sea. Paigtingin po natin ang ating mga hakbang sa seguridad dyan po sa ating mga karagatan at magsasagawa po tayo ng mas malawakang kooperasyon sa mga iba't ibang entities, no, like yung like-minded nations and the whole of government approach. Kung gaano ka pumapalag si Marcos Jr. sa ginagawa ng China sa Pilipinas, ay gano naman kaganda ang pananaw ng dating presidente sa kaibigan niyang China. Ito ang mga positibong pananaw ni Duterte sa China noong siya ay makapanayam ng Global Times. I was more of a closer friend to China. China here in Asia is making everything that is possible to gather us as good neighbors. After I visited China and talk to the president, humbly asking him to consider the plight of my nation, that we earn money, at least one of the ways to earn money was really our exports, because we are an agricultural country. So I was very appreciative of the brotherly gesture, almost like to cry. It was really very kind to us, Filipino. Hindi talaga mawawala ang paninisi ni Duterte sa Amerika na siya raw ang dahilan kung bakit nagiging magulo ang sitwasyon. But America, as a because of its foreign policy, if you look at it at a distance, it is really hostile. So if you stick with America, if you identify yourself with America, then everything becomes blurry. I hope that we can stop this rocos over there, because the Americans are the ones pushing the Philippine government to go out there and find a quarrel and eventually maybe start a war. Mahilig ka bang magbuting-ting ng iba't ibang bagay? Hindi ba't mas mabilis ang trabaho kapag may tamang gamit ka para dito? Eto na ang SWAC na tools para mas mapabilis at hindi na paulit-ulit ang iyong kinukumpuni. 38 pieces magnetic ratchet screwdriver set. Madaling gamitin at tamang-tama pa para sa mga maliliit na screw na minsan ay mahirap baklasin. Pero pag gamit mo ang tools na ito, ay siguradong easy lang ang trabaho. I-click mo na ang link sa description ng ating video para sa iyong order.
determinasyon ng ating presidente ang kailangan ng ating bansa para patuloy tayong magpakita sa China na hindi natin gusto ang kanilang ginagawa. Dagdagan pa ng paghingi ng tulong sa international community para mapaabot sa China na maling-mali ang kanilang ginagawa. Aminin na natin na hindi natin kaya ang makipagtagisan ng puwersa sa China. Kaya ang tanging magagawa natin hanggat makakaya ay ang lumaban sa mapayapang pamamaraan para may pagtanggol ang ating mga teritoryo. Ikaw, sang-ayon ka ba sa ginagawa sa ngayon ng presidente? I am sorry for my country. I am not the president anymore. I cannot run. And if God would allow it and perchance, I would reverse the situation. I will remove the basis. Kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.